sa naging panalo kahapon ng Dubs kontra Sacramento Kings. Halos nakita natin ang napakagandang performance ng Splash Brothers dahil pinagtulungan nila ditong makagawa ng 54 points upang makuha ang napakahalagang panalo. Bagamat nawala ang mga pandarayang ginawa ng mga officials dahil sa pagkapanalo ng Warriors, binanggit pa rin ito ni Draymond Green sa kanyang official Twitter account na matindi nga daw ang kanyang inabot dahil sa iilang paniniko sa kanya ng mga players ng Sacramento Kings. At kahit na obvious nang may tawag sa paniniko sa kanyang mukha at ulo ay wala lamang daw ditong ginawa ang mga officials. So sa matinding inabot ng former Defensive Player of the Year sa kamay ng mga players ng Sacramento Kings, siguradong magiging mainit ang kanilang series kung sakaling matuloy ang kanilang playoff matchup dahil hindi nga dito pwedeng hindi gaganti si Draymond Green at kilala nga natin bilang fans ang player na ito dahil wala itong pakailam kapag uminit na ito sa game. Ngunit posible pa rin namang ma-resolve ito ng mga official sa playoffs dahil siguradong mag-a-adjust na dito ang mga ref upang hindi na lumala pa ang mga ganitong play. At hindi na rin naman siguro ito tolerate pa ni Coach Mike Brown ang mga ganitong gawa ng kanyang mga players. Dahil unang-una nga sa lahat ay alam niyang malinis maglaro ang Golden State Warriors dahil ito ang kanyang pinanggalingan bago siya maging head coach ngayon ng Sacramento Kings. At dahil hindi na rin nalalayo ang posibleng maging matchup ng Kings at Warriors sa first round ng playoffs, nagbigay na nga kagad dito ng mensahe si Klay Thompson. Amazing nga daw ang pagkakataon na ito lalo na sa mga taga-Northern California dahil alam nga daw niyang maraming mga fans ang susuporta sa kanilang game. So kung masesemento na bukas ang kanilang matchup sa playoffs, halos hindi na nga mahihirapan pa ang magkabilang kupunan dahil parehas nga silang nasa Pacific Division at kung titingnan mo pa sa mapa ay napakalapit lamang nito sa isa't isa. At hindi na nga to hassle sa mga players kapag away games ang kanilang schedule dahil hindi na nga nila kinakailangan pang bumiyahin ng malayo dahil kapitbahay lamang ng Warriors sa Sacramento Kings. At ito lang ang ating NBA updates ngayon mga Lods. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, isubscribe mo na yan para updated ka sa ating NBA season ngayon. Salamat po.